So, good afternoon guys. Good morning. O good evening. Kung saan man tayo nandun ngayon. So, ibablog ko ngayon ay tungkol ito sa nabili kong Luman CR-V 2003 model. Nabili ko siya nung isang araw lang. All season tire siya. Steel rim. Wala siyang kasama mags. Nabili ko siya ng $3,000. Ang asking price ng may-ari sa $3,500. So, nakatawa doon ng $500 2003 model CR-V. Wala pa siyang plate number, hindi ko pa napaparegister. Mamaya paparegister mamaya para madala sa car wash, madungis, madumi. So bali may problema siya guys. Hindi sinabi ng may-ari sa akin na yung door lock niya sa driver side hindi nalalock, lagi naka-open. Ito guys. Ayaw malak. Kaya papatingin ako sa kaibigan ko na Pilipino mekaniko. At yung loob guys, very basic lang naman siya. Tsaka nakailaw yung check engine light na. Start natin guys. Yung check engine light niya nakailaw. Pero sabi na may-ari, wala raw problema yan. Dinala niya sa mekaniko raw, sabi na mekaniko. Nothing to worry about daw, kaya okay lang na nakailaw yun. Pero mamaya, pag naparegister ko na mamaya, nadalhin ko siya sa mekaniko. Ayun, 246,000 kilometer guys. Ito yung loob niya. Bali itong CR-V to, binili ko ito para pang pinaka-beater ko siya, pang harabas kasi matipid sa gas. Dahil yung truck na ginagamit ko, medyo malakas sa gas. Kaya binili ko ito. Okay, pero may body, walang kalawang. Nais pa naman siya. Tsaka second owner yung nabilang ko. Babae may-ari. Ayan siya guys. Steel rim, walang kasama mags. With all season tires. Ayan siya. Ito yung harapan niya. Nakapala ng snow. Naka-carplug nga pala siya mga idol. Naka-carplug. Kasi kagabi sobrang lamig. Minus 46 with the wind chill. Baka hindi may start pag di kina-carplug. Dito kasi pag sobrang lamig, kina-carplug yung mga sakyan. Ayan siya. Ayan siya. Natin yung sa loob. Wala ka pala. Ito yung back seat nya. Malinis naman, hindi naman marami. Ayos naman siya, malinis naman. Kung malinis naman yung dati may-ari, ayos na yung loob. Yan, hindi sinabi na yung driver side door ginagalak. Nadali ako ron. Pero okay lang, ganito talaga, second hand eh. Ito yung likod niya. Maluwag yung likod niya, maluwag. Meron siyang additional cargo space. May pintuan. So yun lang. So sana nga yung check engine light eh. Talagang totoo sinabi na may-ari na. Wala namang problema. Ayun, mukhang makita yun yung kulay dilaw sa may left side. Yun yung check engine light. Mamaya dadali sa mekaniko ko para malaman ko kung totoo sinasabi ng dati may-ari na walang problema. So hopefully tama yung may-ari na walang problema. Otherwise nag-asas pa tayo sa CR-V na to. So yun lang guys, yun lang update ko ngayon. Update ko kayo next time after na magpunta sa mekaniko. Yun siya, yung tour niya guys. Okay guys, see you in my next vlog. Thank you for watching. So good afternoon guys, good morning or good evening.
Update lang po sa nabili ko ng CRV. So, kanina nga po, nahugas ako na siya, kaya medyo luminis siya ng konti. Medyo kahit paano luminis siya ng konti. Tsaka nadala ko na siya sa mekaniko. Nawala na yung check engine light niya. Nagpalit siya ng knock sensor. Bali, biniyaran ko, isa na lang naman. Hindi naman kamahalan. $120 kasi yung kinapit niyang knock sensor is na, kasi yung brand nyo nun is $120 pero mas yung luma na okay pa. Kaya sabi ko yun na lang gamitin niya. Start natin, hanap matan natin na wala ng check engine light. Ayun, nasa kaliwa, wala na sa kaliwa, nasa left side, wala na siya, okay na siya. Ayun guys, okay na yung check engine light niya, wala na. Bali, ang problema lang nito yung lock niya. Ito, itong door lock. In order pa nung kaibigong Pilipino dun sa Tambakan. Yung Tambakan ng mga used na vehicle. Bali doon siya kukuha kasi sabi ko, luma naman yung sasakyan. Hindi ko kailangan ng bago. Tsaka nga pala guys, ano nga pala ito guys, 2.4 liter lang ito. Baka na niya, maliit lang. Hindi kalakas sa gas. Yung 2.4 liter. Gaya ng truck ko, 5.7 liter, lakas sa gas. Lumalaman ng gasolina. Ito medyo maliit lang sa, medyo matip sa gas. Kaya pang ano siya, daily driver guys. So yun lang guys. So sana tumagal-tagal sa akin ng 3 years. Okay na ako rito. So ito na magiging bagong roadrunner ko guys. Wala na kasi yung dati na nahatak na yung insurance. So ito na siya ngayon. Okay guys, thanks for watching guys.